guys, welcome back to my channel. Dahil sa dami ng mga pagsubok na pinagdadaanan po natin sa ngayon, kung kaya't ako po ay may i-share sa inyo na mabisa na ipapaligo po natin ito hanggat maaari eh, kung meron naman kayo nito ay araw-arawin nyo na po mga bossing. At para po mawala ang mga kamalasan na ating mga pinagdadaanan or kung may dumarating mga kamalasan ay hindi ganon sobrang titindi ang mararamdaman po ninyo or mararanasan ninyo. At kayo po ay wag na wag kayo mapapawala po nito sa inyo pong main door or kaya pwede rin po ito sa ilalim ng inyong higaan or pwede rin po ito sa center table or pwede rin po ito sa may kusina po ninyo para tayo ay malayo na lagi na lamang hikahos or salat sa lahat ng bagay. Ang video ito ay para po sa inyo. Po ngayon mga bossing ay mas kailangan po natin na kumapit sa mahal na Panginoon at magkaroon ng positibong pananaw sa buhay. Pero sa mga nagaganap sa ngayon ay tunay naman na talagang hindi mo maiiwasan na maging negatibo, di ba mga bossing? Lalo-lalo na kung ikaw ay salat sa lahat ng bagay. Talagang napakahirap maging positibo kapag po ganyan. Pero syempre, kayo rin po mismo ang tutulong sa sarili po ninyo para kayo ay maiwaksin ninyo ang mga negatibo sa inyong isipan. Kasi alam niyo po ba mga bossing, mentras po na yan po ay naiisip natin, nawo-welcome natin ang mga negatibo, mentras magiging totoo nga ang mga negatibo na ating naiisip. At syempre, ayaw natin na magkatotoo yan. Kung kaya't instead po na negative, kukontrahin po natin yan. Gagawin nating positive para magkatotoo yung kung ano man po mga naiisip natin, dyan gagana ang ating law of attraction. Kung anong iniisip, yan ay magaganap. Kung anong salitain, yan po ay magaganap. Kayo po ba'y naniniwala sa ganyan? O, ngayon po, salitain nyo na nasilatain yung mga magaganda na magaganap. At kung ano man po ang mga pinagdadaanan, yan po ay kung ngayon ay minamalas, ang kasunod po niyan ay sunod-sunod ang swerteng darating sa atin. Salitain po natin yan. Kumbaga, kukontrahin natin ang mga negatibong yan. Ngayon po mga bossing, paano po natin makukontra yan at paano natin maaakit ang kasaganahan? Ganito po, maliligo po kayo, lalagyan nyo lang ito ng konting asin at pagkatapos yun po, ipapaligo nyo lang lagi ay may konting asin. Yan pong asin ay nagtataboy po yan ng mga kamalasan sa ating buhay. Yan po ay ginawa ko dati na talagang sobrang titindi ng mga pinagdaan ng akong problema at talaga namang na-wash out ang mga negatibong yan. Pagamat sa ngayon may mga negatibong dumarating, hindi ako yung tipo ba na ang hirap kasi yung nung hindi pa dumating ito ay marami ka ng problema pinagdadaanan tungkol sa pera, eh ano pa kaya ngayon, di ba? Mas matindi. Kaya kung may mga ginagawa kang pampaswerte kagaya pong pagpapaligo ng asin, yan po mga bossing ko ay kumbaga instead na katitindi ang magiging problema mo, marireverse po yan. Yung malas na yan, magiging swerte po yan. Kaya mas mainam mga bossing na sa mga panahon ngayon ay mas kailangan natin ng proteksyon at mabisa mga pampaswerte para tayo ay swertihin naman sa ating buhay. Ayan, bukod po sa pagpapaligo ng asin, mainam mga bossing, kumuha ka ng mga isang kutsara na paminta. Kung walang isang kutsara dahil sayang, sa panahon ngayon ay krisis, pito na lamang, pitong pirasong butil ng pamintang buo. Yung kulay itim. Ang gawin nyo po mga bossing ay kumuha ka ng pito, pagkatapos ilagay mo sa isang baso at mag-wish ka po dyan at humarap ka sa liwanag ng araw. At pagkatapos sabihin mo lahat dyan, tapos ibilad nyo po yan sa sinag ng araw ng 6:37 hanggang alas 8 ng umaga. At kung wala ka namang ginagawa, tuwing umaga ilalabas mo siya, taya mo siyang ma-energize, tapos ipapasok mo sa inyo, sa inyong tahanan ng mga alas 8 para po na-energize na yan, para mabilis matupad kung ano man po ang inyong mga hinihiling. Yan po ang ilan sa mga magaganda na mga pamamaraan para po tayo ay makaahon sa kahirapan at magkaroon ng positibong pananaw sa buhay. Once na meron po kayong mga pampaswerte mga bossing ko, sinisigurado ko po sa inyo, kung kayo po ngayon ay nakakaramdam ng negatibo or na pinanghihinaan ng loob, tutulungan po kayo nito para mabago ang takbo ng inyong pamumuhay. Kung kayo po ay minamalas, marireverse po yan. Soon, mararamdaman nyo po at magugulat na lamang kayo sa mga magaganap. Bagamat sa akin po ay talaga namang almost kalahating taon bago po
nakamtan yung swerte. Kasi talaga namang, imagine niyo mula ng pagkabata, ako po ay 37 na. Mula ng pagkabata, ay hirap at hirap. At ngayon ko lamang po nararanasan yung mabili yung gusto ko. Kasi bagamat nabibili ko dati, pero yun po, abangers ako sa mga tao magbibigay sa akin ng tulong. Kaya nabibili ko, pero hindi yung... Hindi lahat, at saka tinatantya lang sa pera kung magkano lang ang pera, pagtatama-tamain. Pero mula na ako'y naniwala sa mga pampaswerte, abay wala nang tingin-tingin sa presyo, basta't kung anong magustuhan ay bibilhin. Yung mga ganon, di ba ang sarap sa feeling po ng ganon mga bossing? Kaya ito lang naman dinagdag ko sa aking buhay ang mga pampaswerte at nanalangin ako ng taimtim sa mahal na Panginoon. Think positive sa pamamagitan nito ay ako'y suswertihin at lahat na ng mga kamalasan na aking mga pinagdadaanan ay isinasama ko na lalo-lalo na po sa pagpapaligo ng asin. Yan po ay talaga namang kinaril ko dahil nga po sa feeling ko ay talagang ako'y parang isinumpa na talagang grabe-grabe mga pagsubok na pinagdaanan. Pero na ito po'y ginawa ko, aba, unti-unti ko pong nakamtan ang mga biyaya na matagal ko nang inaasam. Kaya kung gusto niyo ganun din po, gawin niyo rin po ito mga bossing. Walang masama at ako po hindi mag-share po sa inyo ng mga may bibilin pa kayo. Yung mga tipong makikita niyo lamang sa kusina. Dahil sa panahon ngayon, crisis ay talaga namang sa mga simpleng pamamaraan, suswertihin po tayo. Basta kung kayo po ay nagbabalak gawin, lubusin nyo na mga bossing ha. Yung banti po na magdadasal ka ay mula na sa inyong puso. Kumbaga, taimtim na panalangin. Ganun naman po talaga mga bossing kahit magdasal po kayo sa mahal na Panginoon. Basta ibinuka nyo lang sa inyong bibig at basta ka na lamang nanalangin, hindi po yan natalab. Pero kung kayo po ay mananalangin na mula sa inyong puso, mabilis po yan tumatalab. Subukan nyo po yan mga bossing at ugaliin po ang pagdadasal tuwing umaga sa may liwanag ng araw, sa sinag ng araw, sa silangan. At dyan ka na rin po manalangin sa mahal na Panginoon at ganun din po sa gabi. Sa panahon po ngayon, kung ano pong meron tayo nakakain sa araw-araw, basta nakakain sa araw-araw, yan ang pinaka okay na po yan. Yung mga iba nating iniisip ng dati ay wag po muna, set aside muna natin yan. Sa ngayon, nakakain tayo sa araw-araw, ligtas, walang karamdaman, masaya ang buong pamilya, kumpleto, okay na po yan. Maging masaya na tayo dyan, ipagpasalamat na natin yan sa mahal na Panginoon. At humingi po tayo ng pagbabago ng ating buhay. At kung sobrang salat sa lahat ng bagay sa mga panahon ngayon, na talaga hindi maiwasan ang pagiging negatibo, iwaksi po natin yan. Okay maging negative ka ngayon, pero bukas, huwag nyo nang kumagakontrahin nyo na sa inyong isipan. Huwag yung palapalagi. Kasi na-welcome ang mga negative kapag po ganyan ang nagaganap. Yun lang po guys, salamat po sa panonood. And don't forget to subscribe my channel. Gumawa po kayo ng mga gantong pagpapaligo at yung mga sinabi ko po na ilalagay po natin sa ating tanan. At makakatulong po to sa atin para kayo po ay magkaroon ng positibong pananaw sa buhay. Magugulat ka na lamang kahit hindi mo sinasadya na ikaw ay kontrolin mo inyong sarili. Yung mga pampaswerte, tutulungan ka po talaga po niyan. Paano ka maging positibong pananaw at paano ka kakapitan ng swerte kung paano mababago ang takbo ng inyong pamumuhay. Yun lang po guys. Salamat po.